Timnas, welcome back sa akin channel. For today's video ay magre-review na naman tayo ng laptop dito sa ating channel. Pero hindi to bago ang ating re-review. Nabili lang to nung year of 2012 pa. Papakita ko lang sa inyo kung pwede ba siyang gamitin pang online class ngayong 2021. Mga Timnas, ang ating re-review ang Acer Aspire 1D270. So ayan, papakibubuksan ko lang siya mga Timnas. Ito nga pala yung ating front sa ating laptop. So ito yung mga gilid natin mga ka-Timnas. Papakita ko lang po muna yung mga gilid niya. So ito nga pala yung mga ka-Timnas, yung kanyang mga saksakan. Ito meron tayo ditong 1 USB port at ito yung HDMI. Yan, pwede nyo siyang gamitin kapag yung sa mga monitor nyo, pwede nyo rin siyang isaksak dito. At ito nga pala yung cooling niya, yung para hindi masyado nagiinit yung itong ating laptop. At ito yung VGA, pwede nyo rin siyang gamitin kapag nasira na yung ating monitor, pwede nyo gamitin siya dun sa ating monitor na additional. Yan, pwede nyo niya ilagay. Ito nga pala yung wifi wire niya. Yan, pwede nyo siyang gamitin, maglagay ka ng mga wifi wire dyan. Yan, ito yung ating saksakan ng ating charger. So punta naman tayo mga ka-Timnas dito sa gilid at meron tayo dito ang dalawang USB port. Ayan, meron tayo ng dalawang USB dito. At meron tayo dito mga ka-Timnas sa mic port at meron tayo dito ng audio port. Yan, mga headset. At meron tayo dito ng memory slot. Ito mga ka-Timnas, pwede nyo siyang lagyan ng mga memory, yung ganito kalaking memory. At ito mga ka-Timnas yung ating likod ng ating laptop. So may mga nakalagay tayong sticker dito at ito yung kanyang speaker nandito sa likod din at ito yung stand niya. At ito mga ka-Timnas yung kanyang battery. Natatagtag to. Ayan mga ka-Timnas, natagtag ko na yung kanyang battery. So ang kagandahan dito sa laptop na to al, natatagtag yung kanyang battery. Up in case mag-init yung ating laptop, pwede nyong tagtagin yung battery para hindi masyadong masira kapag may na-defect. So ang ginawa nga pala ito mga ka-Timnas sa year of 2012 pa noong July 13. So ayan, July 13, 2012 siya ginawa. Nagkakalaga nga pala ito mga ka-Timnas na 15,000 pataas nung nabili namin nung year of 2012. So buksan na natin mga ka-Timnas itong ating laptop. Ito nga pala yung kanyang likod. Nilagyan ko ng sticker para magandang tingnan. So ayan mga ka-Timnas, ito yung harap natin. Ayan yung mga keyboard niya. At ito yung kanyang LCD screen. So may pangalan tayo dito mga ka-Timnas na Acer din. At ito yung kanyang camera. At may pang-protect tayo para hindi agad masira yung ating screen. Ito yung may goma tayo dito sa taas mga ka-Timnas. At buksan naman natin itong laptop na to. Dito nga pala yung power button niya mga ka-Timnas. On lang natin siya. So ayun mga ka-Timnas, nabuksan na natin itong ating Acer Aspire 1D270. Titingnan naman natin yung kanyang setting. So bubuksan ko lang mga ka-Timnas yung kanyang setting. Meron tayo dito mga ka-Timnas na 2GB RAM lang siya. So medyo mababa yung kanyang RAM at yung kanyang system type ay 32-bit lang. So ayan, pang 32-bit lang yung ating system dito. At yung kanya nga palang storage mga ka-Timnas ay 500GB memory. O malaki-laki na rin yun mga ka-Timnas, yung 500GB na memory. Marami tayong malalagay ditong mga files. Tingnan naman natin mga ka-Timnas yung kanyang speaker kung malakas ba o hindi. Punta lang tayo dun sa ating YouTube para malaman natin talaga kung malakas itong sound ay yung speaker nitong ating laptop. So ayun mga ka-Timnas, nasa YouTube na tayo at piplay naman natin yung kanyang music para marinig natin kung malakas talaga itong speaker ng ating laptop. So tatapat ko lang siya sa ating mic para marinig nyo.
Medyo mahina rin nga pala tong speaker pala mga ka-team nasa. Hindi katulad ng mga latest ngayon 2021 na sobrang lakas. Itong ating laptop ay full volume na mga ka-team nasa. Medyo mahina talaga siya. So tapat ka lang sa kanyang sa ating mic para marinig. So mga ka-team na sa conforme sa internet nyo, yung kanyang Google Chrome, hindi katulad nung ating mga latest ngayon 2021 na sobrang bilis. Pwede ba itong pang online class ngayon 2021? So pwede naman siya mga pang Google Meet at Zoom. Medyo mahina lang ang kanyang process nitong laptop na to. Pero magagamit nyo siya ngayong 2021. Pang online class. So ayun mga ka-team nasa, nagsisearch tayo sa Google. Ayun, conforme sa internet nyo at yung bilis para magamit nyo yung kanyang Google Chrome. Meron na nga pala tayo dito mga ka-team nasa na mga antivirus at mga Microsoft Word na ginagamit natin ngayong mga online module. So ayun, pwede tayo dito mga mag-type din. Mabilis naman siya sa pagta-type at magagamit naman siya pag nagpi-print kayo sa mga bahay nyo. Ayan. Makakatulong din to mga ka-team nas ngayong 2021. So hindi ko lang alam mga ka-team nas kung meron pa nitong Acer Aspire 1 T270 sa ating shop na Acer. So matagal-tagal na rin nga pala to. 9 years na tong laptop na to. At buong-buo pa. So, sa pag-iingat lang yan mga ka-team Nash. Tips ko lang sa inyo para hindi masirin yung laptop, huwag nyo lang gamitin hanggang mag 9 years. Siyempre, joke lang yun. Ingatan nyo siyang mabuti at dahil ito yung ating kailangan ngayong mga nag-online class. Mga ka-team Nash, yung mga charge nga pala nito ay mga nasa 2 hours at yung kanyang paggamit nitong laptop na to ay 3 to 5 hours lang siyang magagamit. Conforme rin sa inyo kung gano'n kayo katagal magamit. So meron namang gumagamit ng laptop patay sindi kaya umaabot siya ng mga ilang oras. So kung duloy-tuloy ang paggamit nyo, nag-aabot to ng 3 to 5 hours. So pag charge naman nito ay 1 to 2 hours sa ating charge time. Mga ka-team nas, ang OS nga pala nito dati ay Windows 7 Starter. So ginawa namin siyang Windows 7 Ultimate. So nagtry na rin kami installan to ng Windows 8 at Windows 10. So hindi niya kaya ng kanyang memory nitong laptop na to. Naghahang siya kaya ginawa na lang namin siyang Windows 7 Ultimate. So ayun, nakaya naman niya mga ka-team nas. Mga team na sa ang tanong, pwede bang ilaban nito ngayong 2021? So pwede naman siya ilaban sa ating mga naglalabasan ngayong laptop ngayong 2021. So ang kagandahan nga nito, kahit luma na siya, magagamit natin tong ano na to, BGA, kasi kapag nasira na yung ating screen, pwede nyo siyang isaksak sa additional na screen na monitor. Ayan, BGA at itong HDMI. So ayun ang kagandahan nito, kahit luma na siya, pwede nyo siyang gamitin kapag wala na tayong screen. So hindi katulad yung mga laptop ngayon naglalabasan, wala na silang mga cooling, yan yung nagpapalamig sa ating laptop. Wala na rin silang BGA at meron naman HDMI, kaso itong dalawa na to wala na siya. At hindi natatagtag yung mga battery nung ating mga laptop ngayon 2021, yung iba hindi natatagtag. So ayan, marami na rin tayong saksakan dito. Nakikita nyo, luma-luma na talaga siya. Dahil nagdidilaw na yung kanyang sticker. Kasi 9 years na siya. Oh, di ba? Sa 9 years, marami na rin kami pinagsamahan itong laptop na to. Basta sana marami siya. At ngayon, nandito pa rin siya. Hindi siya nagbabago. So ayan mga ka-team, last na review ko na itong ating laptop ng year of 2012 at ngayon 2021 na review ko na at ito, kitang-kita natin buong-buo pa siya mga ka-team Nash. So ayun, kung nagustuhan mo yung video na to, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pa-click na rin bell button para maging update kayo kapag may mga bago tayong upload na video. Click now mga ka-team Nash.